Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus sa bayan ng Kapernaum, sumunod sa kanya ang dalawang bulag na lalaki na sumisigaw, "Anak ni David, tulungan mo kami." Pagdating niya sa bahay, inabutan niya ang bulag at sinabi ni Jesus sa kanila, "Naniniwala ba kayo na may kapangyarihan ako para gawin ang gusto ninyong mangyari?" At sumagot sila, "Oo, Ginoo." Hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang inyong paniwala." At nabuksan ang kanilang mga mata. Mahigpit naman silang tinagubilinan ni Jesus, "Mag-ingat kayo at huwag sabihin ito kanino man." Ngunit pagkaalis nila, ipinahayag nila siya sa buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Naniniwala ba kayo na may kapangyarihan ako para gawin ang gusto ninyong mangyari? Sa unang tingin, nakapagtataka kung bakit kailangan pang tanungin ni Jesus ang dalawang bulag na lumalapit sa kanya kung naniniwala sila sa kakayahan niyang magpagaling. Kaya nga sila lumalapit sa Panginoon kasi alam nilang mapapagaling sila. Hindi naman magpapakahirap ang dalawang bulag na puntahan si Jesus kung duda sila sa kakayahan nito. Para saan ang pagtatanong ni Jesus? Ang sagot, nirerespeto at kinikilala ng Diyos ang pananampalataya ng tao. Kahit hindi tayong magsabi, alam ng Diyos ang kailangan natin. Pero nais niya sa atin mismo manggaling ang paghingi. Nais niyang ipahayag natin ang ating pananampalataya. Kung ang isang magulang ay bigay ng bigay sa anak, kahit hindi ito humihingi, lalaki ang bata na mahina at laging nakaasa. Bahagi ng disiplina ng pagpapalaki sa anak ang pagtulot nitong bigkasin ang kanyang gusto. Ganito rin sa buhay Kristiyano. Lalago lamang tayo kung masasambit natin sa panalangin ang nais ng ating puso, kung kaya nating wikain ang pinakamalalim na hangad ng ating loob. Pagsasagawa. Ano ang madalas na nilalaman ng aking panalangin? May mga paglago ba sa aking buhay pananampalataya?